Aalay kami ng iba't ibang espesyal na serbisyo at programa na idinisenyo upang gawing mas madali at mas ligtas ang pagboto. Ang pagboto sa Marinong Korea ay isang maginhawang mapipili ng lahat na karehistrong botante. Ito ang nagpapahintulot sa inyo na gamitin ang inyong karapatang bumoto ng maginhawa mula sa inyong bahay at nagbibigay sa inyo ng kalayaan na bumoto tuwing ito ay angkop sa inyong abalang talaan ng mga gawain. Sa video na ito ay paliliwanag namin kung paano isinigawa ang pagboto sa pamagitan ng Korea upang makapagpasya kayo kung ito ang tamang pagboto para sa inyo. Ipapakita namin sa inyo kung paano mag-apply upang bumoto sa pamagitan ng Korea, kung paano pupunuan at pabalik ang inyong balota at paliliwanag namin ang nangyari sa mga balota sa sandaling dumating ang mga ito sa opisina ng tagapagtala ng mga botante. Ang pagboto sa pamagitan ng Korea ay magagawa ng lahat ng mga botante sa County ng Santa Clara at ang pag-apply ay madali. Kung kayo ay nakarehistro na para makaboto, maaari ninyong kumplituhin ang aplikasyon sa pagboto sa pamagitan ng Korea sa likod ng librito ng halimbawang balota na ipinakoreyo bago ang bawat halalan. Ang mga aplikasyon ng pagboto sa pamagitan ng Korea ay makukuha rin sa opisina ng tagapagtala ng mga botante at online sa sccvote.org. Makakahiling kayo ng mga balota ng pagboto sa pamagitan ng Korea para sa kasalukuyang halalan lamang. Kung maaari kayong maging botanteng permanenteng bumaboto sa pamagitan ng Korea upang automatic na tumanggap ng balota sa bawat halalan. Kung kayo ay nagpaparehistro o muling magpaparehistro upang makaboto, maaari kayong mag-apply upang bumoto sa pamagitan ng Korea sa inyong forma ng pagpaparehistro ng botante. Ang mga botante ay makukuha sa inyong mga lokal na tanggapan ng Korea, mga aklatan at ibang mga opisina ng pamahalaan. Tandaan, ang huling araw upang makaparehistro para makaboto ay 15 araw bago ang bawat halalan. Ang huling araw upang mag-apply para makaboto sa pamagitan ng Korea ay 7 araw bago ang halalan. Ang pagboboto ng balota sa pamagitan ng Korea ay madali at maginhawa. Kung ikaw ay isang botanteng permanenteng bumoboto sa pamagitan ng Korea, ang iyong balota ay karaniwang darating mga 3 hanggang 4 na linggo bago ang araw ng halalan. Sa pakete ng balota ay isasama ang mga tagubilin sa pagboboto sa pamagitan ng Korea, isang sobre ng pagbabalik at isang opisyal na balota, isang halimbawang balota at librito ng impormasyon para sa botante ay hiwalay sa ipapakoreyo. Ang librito ay nagtataglay ng mga pahayag ng mga kandidato at mga pangatwiran sa panukala upang makatulong sa naggumawa ng may kaalamang desisyon. Makakabuti na markahan muna ang iyong mga pinili sa mga pahina ng halimbawang balota sa gitna ng librito bago makumpleto na iyong opisyal na balota. Kapag nakapagpasya ka na at handa ng markahan ang iyong balota, tiyakin na binasang mabuti ang mga tagubilin. Ginagamit ang pluma na may asul o itim na tinta, markahan ang iyong mga pinili sa pamagitan ng pagkumpleto sa palaso sa pamagitan ng isang tuwid, walang putol na linya. Huwag gagamitin ang pulang tinta o felt pen at ingatan na huwag makagawa ng mga ligaw o dagdag na marka. Upang bumoto para sa isang kwalipikadong isinusulat lamang na kandidato, tandaan ang markahan ng palaso bilang karagdagan sa pagsulat ng pangalan ng kandidato. Kung nagkamali ka, huwag gagamitin ang whiteout o pangwastong type sa balota. Sa halip, makapag-ugnayan sa opisyal ng tagpagtala ng mga botante upang makakuha ng kapalit. Ito ay isang dahilan kung bakit nakakatulong na markahan muna ang iyong mga pinili sa halimbawang balota. Sa sandaling magawa mo ng lahat ng pagpili, iligay ang iyong balota sa sobre ng pagbabalik. Sarahan ito at pirmahan ang likod ng sobre. Napakahalaga na ikaw mismo ang pumirma sa sobre kung hindi ang balota ay hindi ibibilang. Tiyakin na tama ang halaga na ilalagay na sila sa sobre at saka ilulog ito sa pinakamalapit na kahong pangkoreo. Mabigay ng sapat na panahon para ma-estate at sa tanggapan ng koreo ang iyong balota. Dahil ang lahat ng balota ay dapat matanggap sa opisina ng tagpagtala ng mga botante na hindi lalapas sa ikawalo ng gabi sa araw ng halalan. Ang mga tatak pangkoreo ay hindi tinatanggap. Kung nag-aalala ka ng iyong balota ay maaaring hindi ma-edit sa tamang oras, may ibang mapipili. Maaari mo rin personal na ibalik ang iyong balota sa opisina ng tagpagtala ng mga botante o iligay ito sa puting 24 na oras na drop box matatagpuan sa malapit sa posting kabita ng bandila. Maaari mo rin dalhin ang iyong balota sa alinmang lugar ng botohan sa county ng Santa Clara sa araw ng halalan. Ang lugar ng botohan na pinakamalapit sa iyo ay maaaring makita sa paniganda pabalat ng iyong halimbawang balota. Ang pinakamalapit na lugar ng botohan ay maaari mo rin tingnan online. sccvote.org. Kung kailangan mo ng ibang tao upang ibalik ang iyong balota, pareho ninyong dapat kumpletuhin at pirmahan ang bahagi ng pagbibigay ng pahintulot sa sobre ng pagbabalik. Kung naiwala mo ang iyong balota ng pagboto sa pamagitan ng koreo o nagkamali ka at wala ng panahon upang kumuha ng kapalit, maaari kang pumunta sa iyong lugar ng botohan sa araw ng halalan at pahihintulutan kang bumoto. Ipakukumpleto sa iyo ang isang forma para pansamantalang botante. Tandaan, maraming mapipili para sa pagbalik ng iyong balota ng pagboto sa pamagitan ng Korea. Alinman ang iyong piliin, ang iyong balota ay dapat matanggap bago lumapas ikawalo ng gabi sa araw ng halalan. Bilang karagdagan sa pagiging maginhawa, ang pagboto sa pamagitan ng Korea ay isa sa mga pinakaligtas na paraan upang lumahok sa mga halalan. Ang mga balota ay protektado ng mga itinaas na hakbang na pansiguridad at maingat na isiniyasat upang tiyakin ang bisa ng mga ito at pigilan ang pandaraya ng mga botante. Sa paraang ito, maaaring protektahan ang opisina ng tagpagtala ng mga botante ang resulta ng halalan habang tinitiyak na ang bawat balidong boto ay ibinibilang.
Upang mapatotohanan, sinusuri ang pirma sa bawat boloto na pagboto sa pamagitan ng koreyo. Ang pirma sa likod ng sovereign pagbalik ay inihahamay sa orihinal na pirma ng botante sa pormo ng pagpaparehistro. Ito ay tumutulong na tiyak na walang di-autorisadong tao na maaaring magkumpleto at magbalik ng balota ng ibang botante. Pagkatapos, mapatotohanan ang pirma, ang mga balota ay ihiwalay mula sa mga pirmang sobre bago bilangin upang protektahan ang pagiging lihim ng mga boto. Ang opisina ng tagpagtala ay nag-iingat din ng mga record ng lahat ng papasok na balota na ginagamit upang tiyakin ang isang botante ay hindi bumoto na higit sa isang balota sa isang halalan. Sa sandaling ang isang balota ay pinasyang balido, ito ay binibilang sa pamagitan ng mabibilis na optical scan reader. Ang bawat balong balota ng pagboto sa pamagitan ng koreyo ay bibilang at sasama sa pangwakas na resulta ng halalan. Masusubaybayan mo ang katayuan ng iyong binalik na balota ng pagboto sa pamagitan ng koreyo online sa sccvote.org o sa pamagitan ng pagtawag sa opisina ng tagapagtala. Ang pagboto sa pamagitan ng koreyo ay isang ligtas at magiging hawang mapipili o upang lumahok sa demokratikong proseso. Pero pinili mo bang bumoto sa pamagitan ng koreyo o sa mga lugar ng botohan, laging tandaan na gamitin ang iyong karapatang bumoto.